ating gagawin, ipa-fry natin lahat itong fish na to. Nag-init na ako ng aking kawa dahil madami ang ating fish, yan. So, malaking kawali ang gagamitin ko. At ilagay ang ating fish, maglagay muna tayo ng ginger. Ayan, i-dry natin siya ng paper towel. Yan, and then saka natin isa-isang ilagay. Yan. Ingat lang sa talsik. So, ayan, nandiyan na lahat yung aking fish. Pinag-isa ko ng i-fry. Ganyan siya, oh. Ayan siya. Hindi naman kailangan i-fry nyo ng ano yan kasi dudurugin ko rin yan mamaya. So, ang importante ay maluto siya. Okay na siya. Pwede na natin haluin. At lutong-luto na ang ilalim. Ganyan lang siya. Sasangag na natin ang ating fish. So, ayan. Pastahin lang natin siya. Kagaya niyan, oh. Ayan. Basta wag lang natin susunugin. Ayan ang ating fish. O, ganyan na siya, o. Ayan. O, durog-durog na siya at medyo toasted na. Ayan, dahil madami ang ating fish, 2 kilo itong ginawa natin. So, babawasan natin siya dahil konti lang naman kaming kakain. Itong dami na to, gagawin kong 3 portions. Ayan. Pagtatatlohin ko siya. So, 3 beses namin lulutuin yan. Ang gagawin ko dyan, pag lumamig na, ilalagay ko siya sa freezer. And then, lulutuin namin. Pag gusto ulit namin kumain o mag-fish soup, saka ko siya pakukuluan. So, ayan, tatanggalan ko siya. Tanggalin ko tong ano, at separate muna natin tong 2. Ayan, ito namang natira na to, lalagyan ko siya ng boiling water. Liter na boiling water. Ayan. Para mabilis. Pwede din namang cold water, pero mas madaling kumulo pag hot water. Ayan, hayaan lang natin kumulo dyan mga 20 minutes para lumabas yung lasa niya. And then mamaya, saka natin sasalain yung kanyang small bones. Usually, pag malaking fish ang niluluto, inilalagay nila yan sa fish bag and then dun pakukuluan. Pero kasi ito, maliliit na fish, mas maganda kung ganito ang gagawin kasi para makuha natin yung lasa ng fish dahil yun lang naman soup niya ang kailangan na natin. Strain ko siya o sasalain ko siya mamaya ito pag nakuluan na siya, yung wala na siyang lasa, lumabas na lahat. At para naman sa halo ng ating fish soup, meron tayo ditong kamatis, patatas, sibuyas, konting carrots, at luya. Ito yung lalagay natin doon sa ating fish soup. Pwede rin naman natin lagyan ito. Ito ay coriander leaves. Pwede din ito. Saglit lang tulutuin. After natin ma-strain yung soup, ilagay natin ito. And then, 2 minutes, okay na siya. Pero ito, kailangan natin pakuluan ng mga 30 minutes. So, tinawag ko itong potato tomato fish soup. Yan ang pangalan ng soup na to. Nalulutuin ko for today. Pwede rin papaya, green papaya, o yung ripe na papaya. Pwede din yun na ihihalo dun sa ating small fish soup. So, yan. Ganyan lang ang pagluluto ng maliliit na isda para sa soup. So, itong niluto natin ito, hahatiin ko to and then ilalagay natin sa freezer para next time madali na lang ang pagluto. Ito na ang ating panghalo sa ating fish soup. Hiniwa ko lang siya ng small cubes, lahat ng ingredients. Pwede na nating ilagay doon sa ating soup. Kita nyo yung mga yellow color na yan dito sa ating pinakulong soup. Yan yung oil na ginamit natin sa pag-fry ng fish. So, kailangan natin tanggalin yan para maging oil-free or mas healthy ang ating fish soup. Yan.
So, after natin matanggal yung kanyang mga oil sa ibabaw, sasalain na natin ang ating fish soup para matanggal yung mga small bones na yan. Gagamit tayo dito ng strainer. Ayan, gaganyan lang natin para makuha natin lahat yung lasa niya. And then, titigaan natin to. Ayan. Ayan, ganyan. Titigaan natin para malasang malasa ang ating fish soup. Ayan siya. O. Lahat ng katas ay makukuha natin. Ayan. O, ganyan lang. So, ayan. And then, ito-transfer natin itong ating sabaw sa isang kaserola. Ayan. Sasalain pa rin natin siya dahil marami pa siyang buto. Gaganyan lang natin. Ayan. O, ayan. So, ito na ngayon yung ating fish soup. No bones na siya. O, ayan. Malinis na. Pure soup na lang ang natira. Ayan na ang ating fish soup. So, this time, ilalagay na natin ang mga sangkap ng ating fish soup. Ito yon, yung ating hiniwa na carrots, luya, sibuyas, patatas, at kamatis. Kung gusto yung igisa yung ating bawang, sibuyas, kamatis, pwede rin. Pero pag ayaw nyo nang ma-oily yung ating soup, huwag na natin siyang igisa. Put them all together na lang dyan sa soup. Ilalagay ko na lang siya lahat dito. Ayan. Pagsasabay-sabayin ko na yan lahat. Ayan siya. And then, pakukulaan natin ng mga hanggang 30 minutes. Check na natin ang ating soup after 30 minutes. Ayan, ready na after 30 minutes ang ating fish, potato, tomato soup. Just add salt. Taste, pero para sa amin hindi kami gumagamit ng salt kasi malasa na siya. Yung fish mismo ay malasa na, so no need to add salt para iwas tayo sa high blood pressure. Masama kasi ang maalat. Ganyan lang ang pagluto ng soup, the Chinese way. Kung gusto nyo ng mas healthy and yummy soup, malinamnam, gumamit tayo ng maliliit na fish. Sundin nyo lang ang mga procedures na ginawa ko. So, meron na kayong healthy soup. If you want to live longer, drink healthy soup. Like fish soup. O, diba? Kagaya ng mga Chinese, lagi silang may soup. Kaya, healthy sila at long life. Kung hindi kayo kumakain ng isda, so, pagkainin nyo ang mga kids ninyo ng soup, gaya nitong fish soup. So, para na din silang kumain ng isda. So, that's it. Thank you for watching. Until next time. See you again.